Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ng channel ng Aswang Stories PH. At mapagpalang araw po sa iyo, Sir Caspar. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Abe. Edad 40 anyos. At kasalukuyang nakatira dito sa Pasig. Isa din po ako sa masusugid ninyong tagapakinig, Sir Caspar. Lalong-lalo na sa tuwing may bakanteng oras ako. Kaya naman nais ko lang din ibahagi sa inyo ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan. Noong ako ay dalaga pa lamang at nakatira pa sa lugar ng Quezon Province. At nang magtrabaho ako, kasama ang nakababata kong kaibigan na si Nila. Bilang katulong sa kusina sa isang kilalang kainan sa isang nayon ng Quezon Province. Dekada 90 na mangyari ang karanasan kong ito. Kasalukuyan pa kaming naninirahan ng aking pamilya sa isang nayon sa Quezon Province. Hindi naman ito liblib na masyado at nasa edad 17 pa lamang ako ng mga panahong ito. Bata pa lang ako ay talagang mahilig na akong kumain at magluto ng kung ano-ano. Sa kadahilan ng pagluluto ang trabaho ng aking ina noon. Naging banding at libangan na namin ng aking ina ang pagluluto ng iba't ibang mga putahe. Lalong-lalo na sa tuwing sasapit ang kapiyestahan sa aming lugar. Tuwang-tuwa at naaaliw talaga ako sa pagtulong sa aking ina magluto ng aming mga panghanda para sa aming mga panauhin ng araw na iyon. Kaya naman matapos kong makapag-aral ng sekundarya, ay napagpasyahan ko munang huwag munang mag-aral ng kolehiyo at magtrabaho na lang muna pang samantala upang makatulong ako sa aking mga magulang at makaipon na rin ang sarili kong pangpaaral. Sigurado ka ba anak? Kaya ka naman naming suportahan ng itay mo. Wika ng aking inay sa akin nang minsang makapag-usap kami. Oo naman ma. Tsaka isang taon lang naman at titiyakin kong makapag-ipon para hindi na kayo mahirapan sa pagpapaaral sa akin. Tugon ko sa kanya. Kung ano ang gusto mo anak, susuportahan ka namin. Basta tiyakin mong may patutunguhan ang iyong desisyon. Sambit naman ang aking ama. Opo itay, gusto ko din pong makatulong sa inyo at sa mga kapatid ko. Kaya sana magtiwala kayo sa akin. Nakangiti kong wika. Dahil sa buo na ang desisyon ko ng mga panahong iyon, ay napilit ko ang mga magulang ko na magtatrabaho muna ako panandalian. Matapos ang usapan naming iyon ay kinabukasan, agaran na akong naghanap ng mapapasukan kong trabaho. Kasama ko noon ang nakababata kong si Nila sa paghanap sa bayan na mahigit kalahating oras din ang layo mula sa nayo namin. Makalipas lang ang isang linggo, kakapabalik-balik sa bayan ay nakahanap na kami ng mapapasukan. Dahil sa pareho kaming mahilig sa pagluluto ni Nila, ay sa isang kilalang kainan ang napasukan namin. Nga pala, itong kababata kong si Nila ay kalapit bahay lang namin. Kaya naman parati kaming magkasama nito na halos magkapatid na ang turinga namin sa Setisa. Tuwang-tuwa kami noon nung tinanggap kaagad kami sa kainang gusto naming pasukan. At dahil sa kilala nga iyon, ay marami parati ang kumakain roon. Maging ang mga dayuhan at mga napapadaan lang. Alungdarod kasi iyon at malapit sa babaan ng boss. Alam nyo na ang mga gagawin nyo. Hindi nyo naman kailangan magpakapago dito. Ang gawin nyo lang tumulong-tulong dito. Wika ni Nay Pasing habang pinapaalam niya sa amin ang mga dapat naming gawin. At doon ay napag-alaman ko ding siya ang nagmamay-ari ng kainan. Nasa edad 60 na ata ito. Opo, Nay. Magkakaasa po kayo sa amin. Tugon ni Nila. Bukas,
pwede na kayong mag-umpisa. At isa pa nga pala, huwag na huwag kayong pupunta sa likurang bahagi ng karinderya kahit anong mangyari. Tandaan nyo, isa ito sa mga pinakadapat pakatatandaan ninyo. Dagdag pa ni Nay Paseng. Ipinakilala niya naman kami sa kusinero nilang si Dante, na sa tingin ko ay nasa edad 20 mahigit pa lamang bago kami paalisin upang makapaghanda kami kinabukasan sa pagpasok. Noong una ay hindi pa ako makapaniwala na ganoon kabata ang kusinero nila. Seryoso ba si Nay Paseng na marunong magluto yung kusinero nila? Ang bata niya pa. Bulalas ni Nila habang papauwi kami. O nga eh, ang bata pa niya. Siguro apo na yun ni Nay Paseng. Tugon ko dito. Pero in fairness, ang gwapo niya. Nakangising dagdag pa ni Nila. Sira ka. Huwag mong sabihin bit mo yun, mukhang masungit yun. Huling tugon ko. Naging maayos naman ang pagtatrabaho namin ni Nila sa karinderya ni Nay Paseng. At talagang dedikado kami sa ginagawa namin. Kahit na tagahiwa lang kami ng mga pangrikado at tagahugas ng pinggan, tagalinis at serve sa mga kumakain at bumibili. Kaya naman alas 4 pa lang ng madaling araw, ay nagtutungo na kami ni Nila sa kainan nila Nay Paseng upang magtrabaho. Wala naman kaming ibang nararamdaman noong una at talagang normal lang na karinderya yon. Hanggang sa tumagal nga kami ng ilang buwan roon. Subalit sa kabila ng tagal namin ay ni isang beses, hindi pa kami nakakapunta sa likurang bahagi ng kainan. Parati kasi itong sarado at dalawang tao lang ang nakakapunta doon. Si Dante at Nay Paseng lang. Sa tagal din namin roon na iniisang beses, hindi din kami kinakausap ni Dante na kusinero ni Nay Paseng kapag hindi patungkol sa pagluluto at trabaho. Pansin ko ring mailap ito sa amin. Sa tuwing natatapos siya sa pagluto, ay agaran siyang nagtutungo sa likuran at bihira na ito kung lumabas. Kahit tanungin at kausapin namin si Dante, ay bilang lang kung magsalita ito. Hanggang sa isang araw noon, ay hindi nakapasok si Nila sa karinderya. Kaya naman mag-isa akong pumasok. Pagkarating ko ay naabutan kong nag-aayos ng mga lulutuin si Dante at si Nay Paseng. Magandang araw po Nay Paseng, Kuya Dante. Bati ko sa kanila. Ay, mabuti naman at dumating ka na iha. O siya, tulungan mo na dito si Dante at pupunta pa ako ng palengke. Salubong sa akin ni Nay Paseng, samantalang hindi man lang ako tinapunan maski ng tingin ni Dante. Sige po Nay, ako na po bahala dito tumulong kay Kuya Dante. Nang maayos ko ang mga gamit ko ay tsaka naman umalis si Nay Paseng. Habang naghihiwa ako ng rekado ay seryoso lang si Dante sa pagluluto niya. Sinipat-sipat ko pa ito subalit tila ba wala itong kasama at hangin lang ako sa kanyang paningin. Kuya Dante, tawag ko sa kanya. Hindi niya pa rin ako pinapansin at patuloy pa rin siya sa pagluluto. Kuya Dante, ano pong susunod kong hihiwain? Tanong ko sa kanya. Sa kanya pa lang ako tinapunan ng tingin at nagwika na. Lahat iyan. Maikling tugon niya at nagpatuloy na naman sa pagluluto. Dahil sa ikling tugon niya ay hindi ko na lamang siya sinagot at minadali ko na lang ang paghihiwa ko ng mga pangrikadong nasa harapan ko. Sa pagmamandali ko ay aksidente kong nasugatan ang daliri. Agad ko namang nabitawan ang mga hawak ko at nasapo ang daliri kong tumutulo na ang dugo. Kamuntikan pa akong magulat nang biglang hablutin ni Dante ang kamay ko kung saan naroon ang daliri kong may sugat at agaran itong sinipsip. Napapangiwi naman ako sa ginagawa niya
at nakita ko pang nanggigigil siya bahagya sa pagsipsip. At sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya. Aray, tama na, masakit na. Sambit ko nang maramdaman kong dumantay ang ngipin niya sa sugat ko. Kung hindi ko pa hinila ang kamay ko, ay hindi niya pa ito titigilan sa pagsipsip. Mag-ingat ka kasi sa ginagawa mo. Hindi yung nagmabadali ka na lang palagi. Bulalas niya. Matapos akong tapunan ng tingin, ay gara naman siyang tumalikod sa akin. Hindi ko alam na mga oras na iyon mga kaaswang, kung namamalikmata lang ba ako o totoo ang nakita ko. Nang tapunan niya kasi ako ng tingin, ay nakita kong biglang nagbago ang itim nito sa mga mata niya, na animoy naging mata ng pusa. Bahagya pa akong napatras sa gulat, subalit agaran ko naman siyang hinawi paharap sa akin para makita ko ulit ang mga mata niya. Nang makita ko nga ang mga mata niya, ay normal naman ito. Ano? Seryosong tanong niya at nagpunas pa ng pawis sa noo. Hindi naman ako nakasagot nang dumugo ulit yung sugat ko. Ugasan mo na yan, sambit ni Dante at naglakad na ulit papunta sa lutuan niya. Sinunod ko naman ang sinabi niya at hinugasan ko nga ang kamay ko. Tsaka ako naghanap ng telang pwedeng ipantali sa daliri ko para tumigil ang pagturo ko. Ilang sandali lang din ay dumating na si Nay Paseng. Dala-dala ang iba pang lulutuin namin. Kinahaponan ng araw na iyon ay maaga kaming nagsara dahil sa maagang naubos ang mga paninda namin. At may lakad pa umano si Nay Paseng ng araw na iyon. Bago pa ako makalabas ng karinderya, ay nakita ko si Dante na papalapit sa akin. At tinawag pa niya ang pangalan ko. Abi, sandali. Sambit nito. Kaya naman inantay ko na siyang makalapit. Ano yon kuya Dante? Tanong ko. May inaabot naman siya sa akin nang makalapit na siya. At nakita kong banid ito. Palitan mo yung sugat mo at mag-iingat ka. Sagot niya sa akin sa nahihiyang boses. Salamat kuya. Dante na lang, huwag na kuya. 26 pa lang naman ako at hindi ka naman mukhang bata. Mahabang wika niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi niya o maiinsulto noon dahil sa hindi na daw ako mukhang bata. Dahil sa aminado naman akong matured na nga ang mukha ko noon. Kinuha ko na lang kaagad ang banid sa kamay niya at lumakad na ako pa uwi. Habang papauwi ako ay tila ba nakakaramdam ako ng may sumusunod sa akin at nagmamasid mula sa malayo. Ngunit sa tuwing hahanapin ko ito ng tingin ay wala naman akong nakikita. Hanggang sa kinagabihan nga noon ay hindi ako gaanong nakatulog. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko ang itsura ni Kuya Dante. Noong sipsipin niya ang dugo sa daliri ko at kung papaano siya makipag-usap sa akin na hindi naman niya ginagawa noong unang pasok ko roon. Maging ang pagbibigay niya sa akin ng banid ay tila ba nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Yung bang kaba, ngunit hindi naman ako nababahala. Katunayan nun ay napapangiti pa ako nang sa hindi ko malamang dahilan. Nang mga sumunod na mga araw at linggo, ay parati na akong kinakausap ni Dante at naging malapit na kami sa isa't isa. Naging komportable na rin ako. At parati na kaming nag-uusap habang nagtatrabaho. Ipinagtaka naman iyon ni Nila. Sa kadahilan ng ibang iba ang trato ni Dante sa kanya. At ganoon pa rin ito kailap sa tuwing tinatangkan niyang kausapin. Hoy, ikaw ha? Anong mayroon sa inyo ni Dante? At ganoon na lang kayo kalapit sa isa't isa? Usisa sa akin ni Nila nang papauwi na kami galing sa trabaho. Anong meron?
Wala naman. Magkaibigan lang kami. Tugon ko sa kanya. Magkaibigan lang ba? Nakikita ko kung paano tumingin sa'yo si Dante, no? Pang hindi kaibigan. Pangungulit sa akin ni Nila. Ano ka ba? Ang malisyosa mo naman. Sagot ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Mukhang may pagtingin na kayo sa isa't isa eh. Sa bagay, gwapo naman siya at masipag pa. Hindi nga ata nagpapahinga yon. Pang-aasar pa niya sa akin. Totoo din naman iyon mga kaaswang. Kung usapang itsura lang, ay masasabi kong hindi magpapahuli si Dante. Subalit kakaibang pagiging misteryoso nito na tila ba may tinatago ng kung ano. At hindi na maganda ang pagkaramdam ko pagdating sa kanya kahit na alam kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Isang araw noon, sa dami ng kumain sa karinderya namin, ay nakalimutan ko ang pinakapinagbabawal sa amin ni Nay Paseng. Nakita kong nakabukas ang pinto patungo sa likurang bahagi. At dahil sa kuryosidad ko, ay sumilip muna akong bagya. Nakita kong may mga pulang likido ang nasa mga pader nito. At parabang katayan iyon. Nakita ko bang may mga pulang likido sa sahig. Dahil sa pagiging mausisa ko ay tuluyan na akong lumabas sa roon. Napataki pa ako ng ilong ko nang makaamoy ako ng mabahong amoy. Na parabang may nabubulok na patay na hayop. Iginala ko pa ang paningin ko. Nakita kong may mga nakasako at mga karning nakasabit sa dingding. Nandiri pa ako sa mga nakita ko at kinilabutang bagya. Naisip ko pa noon na baka doon nagkakatay ng karne si Dante. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata ko at nasapo ko ang bibig ko nang makita ko ang isang kamay ng tao na nakausli sa isa sa mga sakong nakalagay roon. Nang hawiin ko pa ang sako ay nakita ko ang mahabang buhok na naroroon. Tiyak akong buhok iyon ng tao dahil wala namang hayop na may mahahabang buhok sa aming lugar. Maging ang mga kamay na nakita ko ay tiyak kong kamay iyon ng tao. Kamuntikan pa akong mapasigaw nang may humawak sa balikat ko. Agara naman itong tinakpan ang bibig ko kaya hindi ako napasigaw. Huwag kang maingay. Kung gusto mo pang mabuhay, tumahimik ka. Narinig ko ang boses ni Dante. At dali-dali niya akong pinatago sa likuran ng mga sako. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ni Nay Paseng na tinatawag siya. Sapo-sapo ko ang bibig ko noon. Huwag lang makalikha ng ingay. Andito ako, Nay. Bakit? Rinig kong sagot ni Dante kay Nay Paseng. Halika na dito at may lulutuin ka pa. Hindi pa tayo tapos. Sambit ni Nay Paseng at nakita ko pang lumapit siya kay Dante. Sige Nay, susunod na ako. Kakain lang ako saglit at nagugutom na ako. Tugon ni Dante. At nakita kong kinuha niya ang kamay na nakita ko sa sako. Kamuntika na talaga akong napasuka nang itaas niya ito at akmang kakainin na. Dapat kanina ka pa kumain. Paano kung makita ka ng dalawa? Bilisan mo dyan. At sinabi ko naman sa iyong huwag kang makikipaglapit sa dalawang yon. Hindi natin sila kauri. Litanya ni Nay Paseng bago ito bumalik sa loob ng karinderya. Mga aswang kayo. Bulalas ko sa sarili ko at mangiyak-ngiyak na talaga ako ng mga sandaling iyon dahil sa takot at kaba. Ayusin mong sarili mo at sabihin mong masakit ang tiyan mo para pauwiin ka na ni Nay Paseng. Nagmabadaling wika ni Dante at hinila na ako paalis doon. Nanginginig pa ako sa takot noon, subalit nagpanggap na lang ako na masakit ang tiyan ko. Huwag na kayong babalik dito kapag nakalabas na kayo. Bulong sa akin ni Dante. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon
at nag-iiyak na lang ako. Abi, anong nangyari sa'yo? Takang tanong ni Nila sa akin nang makita niya akong nakaupo sa isang tabi at nag-iiyak. Hawak-hawak ko ang sikmura ko noon. Nay Pasing, si Abi po. Mas lalo pa akong nakaramdam ng takot nang lumapit sa akin si Nay Pasing at hinawakan niya ako. Anong nangyari sa'yo, iha? Tanong ni Nay Pasing sa akin. Dahil sa takot ko ay hindi ko na nagawang magsalita pa. At diniin ko na lang lalo ang kamay ko sa pagkakahawak sa tiyan ko. Nakuha naman kaagad ni Nay Pasing ang ibig kong sabihin. Nako, masakit ang tiyan mo. Namumutla ka na, iha. Sambit ni Nay Pasing. Pauwiin mo muna sila. Sagaba lang yan dito. Seryosong wika ni Dante. Mabuti pa nga, iha, umuwi ka na muna. At baka ano pa ang mangyari sa'yo dito? Nag-aalalang wika ni Nay Pasing. Ihatid mo na yan, Nila, sambit ni Dante. At siya na mismo ang kumuhaan sa mga gamit namin. Hindi pa sana babayag si Nay Pasing na ihatid ako ni Nila dahil marami pa ang mga kumakain sa karinderya. Kaya naman nagkunwari na naman akong di ko na kayang maglakad. Kailangan ko na si Nila. Nang makalabas nga kami ng karinderya ay nasipat kong nakatingin lang sa akin si Dante habang si Nay Pasing naman ay titig na titig sa amin ni Nila habang papalayo kami. Nagmadali na kaming umuwi ni Nila. Kahit maliwanag pa ang araw noon, nang makarating kami sa bahay namin ay tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Ano bang nangyari sa'yo, Abi? Tanong ni Nila sa akin. Nila, huwag ka nang bumalik doon. Pakiusap. Huwag na huwag ka nang bumalik doon. Umiiyak kong wika kay Nila. Teka, teka. Hindi kita maiintindihan eh. Basta, huwag ka nang bumalik doon. Gusto ko mang sabihin kay Nila ang mga nakita ko. Subalit hindi ko magawa. Para bang may kung anong pumipigil sa akin sa tuwing tatangkain ko. Matapos ang araw na iyon ay nilagnat ako ng isang linggo. Hindi talaga ako makalabas ng bahay noon. At sa tuwing sasapit ang gabi ay mas lalong tumataas ang lagnat ko. At pakiramdam ko rin noon ay parating may nag-aabang o nakatanaw sa akin. Ramdam na ramdam ko ang nakakatakot nitong presensya. Nakakarinig na rin ako ng mahihinang huni ng wakwak na tila ba bumubulong na lang ito sa akin. Sa tuwing sasapit naman ang madaling araw ay nakakaamoy ako ng mabahong amoy na parabang sugat na nabubulok. Natatakot man ako sa mga nangyayari, subalit hindi ko pa rin magawang sabihin sa mga magulang ko ang mga nakita ko sa karinderya. Sa loob ng isang linggo nga iyon ay gabi-gabi ko rin nakikita si Dante mula sa bintana ng aking silid. Nakatanaw lang siya sa akin. Hanggang sa isang gabi noon ay hinayaan kong nakabukas ang bintana ng silid ko. Nagising na lang ako nang may humahaplo sa pisngi ko. Nang idilat ko ang aking mga mata ay nakita ko si Dante. Dante? Bulalas ko. Shh, huwag kang maingay. Sinusundan ka ni Nay Pasing. Nalaman niyang alam mo na ang sekreto namin. Mahinang wika nito habang nakatingin sa akin ng walang emosyon. Aswang kayo? Tanong ko. Oo, Abi. Pero huwag kang mag-alala. Habang buhay ako at wala kang pagsasabihan kahit sino, matitiyak ko ang kaligtasan mo. Sasagot na sana ako na bigla niya akong yakapin na mahigpit na parabang nagpapaalam na ito. Magsasalita pa sana ako nang makarinig kami ng mga yapak ng paa papalapit sa silid ko. Saglit pa kaming nagkatinginan ni Dante at ilang sandali lang ay nagmadali na siyang lumabas sa bintana ng silid ko. Sinundan ko pa siya ng tingin
Subalit nang makalabas siya sa bintana ko, ay tanging pusang itim na lang ang nakita ko na tumatakbo papalayo sa bahay namin. Anak, mabuti gising ka na. Halika at uminom ka muna ng gamot. Wika ng aking ina na nakapasok na pala sa loob ng silid ko. Nang lumipas na nga ang isang linggo at nilalagnat pa ako, ay napagpa siya ng mga magulang ko na magpatawag na ng albularyo. Diyos ko, mahabaging Panginoon. Bulalas ng albularyo nang makita ako nito at napasign of the cross pa. Inaaswang ka, iha. Dalawang aswang ang nagtatangka sa iyo. Wika pa ng albularyo at saka nagsimula na itong gamutin ako. Hindi ko na alam pa ang mga sumunod na nangyari sa kadahilan ng nakatulog ako nang isagawa nito ang panggagamot sa akin. Pagkagising ko ay tapos na akong gamutin ang albularyo. At ayon sa kanya, ay may dalawang aswang ang umaaligid sa akin. Isa rito ay may balak na masama sa akin at isa naman dito ay may gusto sa akin. Tinanong pa ako namang gagamot kung ano ang nalalaman ko at siya na umano ang bahala sa mga aswang na gubang gambala sa akin. Subalit hindi na ako nagsalita pa at mas pinili ko na lang manahimik sa nalalaman ko para hindi na madamay pa ang pamilya ko. Kaya naman wala nang nagawa pa ang albularyo at binigyan na lang ako ng proteksyon laban sa mga aswang. Matapos ang pangyayaring iyon ay nabalitaan kong pinaghahanap ang kababata kong sinila. Mag-iisang linggo na daw itong nawawala magmula nang nagpaalam siyang papasok na sa trabaho. Kaya naman hinalughog niya lang mabuti ang baryo namin maging sa mga karatig baryo. Kumalat na rin ako na may gumagalang aswang sa bayan at may mga nawawala ng tao. Noong unang araw na hinanap umanaw nila sinila ay tumatanggi si Nay Pasing na wala roon sinila at hindi na pumapasok. Nang mga sumunod na araw ay napansin na nilang parati nang sarado ang karinderya nila Nay Pasing. Kaya naman duda na silang baka may kinalaman si Nay Pasing sa pagkawala ng kababata ko. Sarado man ang kainan ay pilit nila itong binuksan. Nang makapasok nga sila doon ay nakita nilang samot-saring naglalaki ang buto na hindi matukoy kung saang hayop iyon galing. Doon din ay nalaman nilang aswang si Nay Pasing maging ang kusinero nito at tiyak nilang natunugan sila ng mga ito kaya nakatakas umanaw ang dalawa. Subalit hindi pa rin nila nakita si Nila. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nahanap si Nila. Sana ay okay lang siya ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mabuhay po kayo at God bless.